Hi guys, good morning. Ito guys na i-upload ko sa inyo is part 2 naman po ito ng tinatawag nating in-upload ko na part 1, yung munting negosyo ni Daddy James, no. So ipapakita ko sa inyo yung ano, yung pagsasizing. So sinasizing namin yon para malaman namin kung good size, undersize or oversize. So kapag siya ay umabot na ng kalahating kilo, pwede na namin siyang ibiyahe. So pag more than isang kalahating kilo, pwede yon hanggang 3/4. Kasi mas okay hanggang kalahati to 3/4. Kasi kapag lumampas na ng 3/4, so papunta ng 1 kilo is, yun ang tinatawag nating oversize, medyo mura. So, imbis na yung 1 kilo nila is umaabot ng tawag nito ng mga 680 or 700 pesos, is baka po magiging 400 na lang kapag halimbawa ang 1 piraso is umaabot ng 1 kilo. Oversize po yun. So, tinuturo ko sa inyo kung sakaling magkaroon kayo ng ganitong munting negosyo, pwedeng matutunan ninyo yung mga technique kung paano ba ito ginagawa. And dito nyo makikita yung pagsasizing para at least kahit paano makita ninyo yung kung paano siya kinikilo isa-isa. Ganon kahirap, pero pag nakikita nyo ng malalaki na yan, parang ang sarap sa pakiramdam kasi nakikitaan nyo na pwede nyo ng ipangutang. Yun lang guys, sana panoorin nyo yung video na to hanggang sa huli, madali lang naman. And salamat din, sana share and subscribe nyo na lang din. And salamat sa mga nanonood pa. I love you guys. So, ayan na guys. Nakikita nyo na, isang pitak pa lang yan is umaabot ng 300 piraso yan. So, oh my God! Wow! Yan ang siguro kulang-kulang na 100,000. So, syempre, ang puhunan sa 300 piraso is siguro is mga 20,000. Depende so sizing, sa size na binibili nyo. So, kinakalos namin yan ng ano, strainer. Tapos pipiliin namin yung mga magagandang size na is ilalagay namin sa styrofoam. Yung iba ay tinatanggal namin kasi nakikita naman namin ng malisyadang maliit pa, payat o ika nga, ano. So syempre pinipili namin sa 300 piraso kasi merong mas matako kumain kaya mas mabilis lumabas. Gago! So kung may magtatanong guys kung ano ang pakain po dito is, ang pakain po dito ay tinadtad na isda, pero pag ganyang kalalaki guys is buong-buong isda na po ang pinapakain namin dyan. Hindi po pinapakain dyan ay pids, hindi po yan baboy. Yan po ay hindi po culture, ano. So, sariwang isda po ang pinapakain namin dyan. So, kung may mga gusto pang magtanong at gustong magnegosyo din po ng ganito, ang presyo po ng 1 pirasong similya ngayon, kung halimbawang 2 up na ika nga, or 2 inches or na sinusukat ng inches, ay nagkakahalaga po ng 22 pesos. So kung may alaga po kayo, kung halimbawa ng 3 up is 42 pesos. Kung gusto nyo naman pong bumili sa Bicol is 42 pesos. Ngayon, kapag magkano po yung 42 pesos sa 1,000 is 42,000, may 1,000 piraso na po kayo nun. Malaki na po yun, yung 1,000 piraso, at medyo maganda na rin yun kapag naibenta. Into the mouth. So syempre, at least kahit papaano, kung gusto nyo pong matuto, nice. Sa pag-aalaga naman nito guys ay ito'y every 2 months, every 1 month ay 2 beses nagpapalit ng lambat. Ano ba ang pagpapalit ng lambat? Like for example, kapag halimbawang ililipat ninyo yung kagaya niyan, is ililipat nyo sa malinis na lambat, tapos yung lumang lambat ay ilalagay nyo sa ibabaw para matuyo, at higit sa lahat pwede nyo siyang hugasan, i-brush, depende sa inyo kung masipag kayo, i-brushin nyo na rin, sabunan nyo, lagyan nyo ng peri, lagyan nyo ng mga Clorox or chlorine, bahala kayo kung gusto ninyong gawin, ano, is lang na magiging maganda yung lambat at magiging malinis ulit. So syempre inaalagaan natin yan kasi napapakinabangan. Bawal magkaroon ng lambat na tinatawag nating makakasugat sa mismong isda. So yun lang po, sana nag-enjoy kayo sa panonood, and I love you so much guys. God bless to all.